Ngayong araw mga ka-Kingpins, dito kami nag-celebrate ng Mother's Day sa bahay ng kapatid ni Mr. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami mga ka-Kingpins. Kagabi pa nga kami dumating nila Mr. dito sa bahay ng kapatid niya. Dito na rin kami natulog. May dala kaming spaghetti para nga bukas lutuin. Pagkabangon nga namin, dumiretso ako sa kusina at lulutuin ko na sana ang spaghetti. Yun lang, niluto na pala ni Rinaline. Low budget nga lang to na spaghetti, wala kasing pangbili ng fresh na karne. Ang importante lang din naman ay may mapagsaluhan kami. Nabubulol pa nga ako, pasensya lang sa inyo. Magkapi na lang nga ako at niluto na rin naman ni Rinaline ang lulutuin ko sana. Tinabas ko na din ang tubig sa ref. Dapat talaga bago tayo magkapi, tubig muna ang ating inumin. May natira pa ngang banana loaf kagabi, ayan kinain ko. Napapatulala nga ako dyan kasi nag-iisip naman ako pwedeng pag-inkaman ngayon kasi napakatumal talaga ng aming food cart. Totoo talaga na kapag nagnegosyo ka, ups and down, hindi naman talaga parating malaki yung income. May panahon din talaga na ganito, sobrang tumal. Pagkatapos ko ngang magkape, init na init ang pakiramdam ko, kaya binuksan ko ang mga bintana. Mga Pinoy talaga no, kahit mainit ang panahon, coffee is life pa rin. Ito nga si Mr. at ang bunso ko, tulog pa rin. Si Mr. kanina, dyan na yan natulog sa sofa, lumipat lang dito sa kwarto at hindi daw siya nakakahiga ng maayos sa sopa. At eto na rin nga sila mama ng asawa ko at mga kapatid niya. Dumating na nga. At eto nga si Mr. Ginaganahan na nga ang kumanta sa video game. Oh, hinantay nga namin dyan na dumating sila kuya at sila mama. Natagalan pala silang pumunta kasi si mama parang nagbabago pa ang isip na hindi na lang sana sasama at naglabangan. Nag-message nga ako kay Ate M, sabi ko magdala siya ng ihawi na karni at ng hotdog. After 100 years, dumating din sila. Kung mas maaga nga sana silang dumating, naligo sana kami sa lagoon para nga magpalamig at sobrang init nga. Nagkikrave nga kami na magbabad sa tubig. Sayang nga lang at hapon na sila nakapunta dito. Ayan nga, may dala pa si mama na mangga na hilaw pero ubos yan kasi nga nagkikrave din nga sa mangga na hilaw. Binati nga dyan namin ang mga anak ko si mama ng Happy Mother's Day. Si Ate M nga nakahanda, ayan dala-dalawa ang dalang kamaypay. Hinugasan na nga ni Papa ang dala nila kuya na karne at ng hotdog. Nandito nga si Mr. sa labas at nagsisimula ngang magpabaga ng bao. Iihawin lang kasi namin ang dala nila kuya na karne at hotdog. May pinintahan nga si Mr. kaya si kuya ko ang nagpatuloy ng kanyang ginagawa. Nagbabalat na nga si Michelle ng manggang hilaw at ayan nga, mouth-watering talaga to. Kaya pasensya na sa mga nanonood. Damay-damay na talaga to. Nung dalaga pa nga ako, napakalakas kong kumain ng maasim. Nakakailang piraso nga ako ng mga manggang hilaw. Ewan ko nga ba kasi simula nang nanganak ako, parang hindi ko na kinakaya pag maasim yung kinakain ko. Ayan nga si mama at si mother-in-law, tamang chikahan lang nga. Nagpapasalamat nga kami ni Mr. at binigyan kami ng mga mauunawaing magulang butsay. Ang saya lang talaga sa puso na ang mga magulang namin ay magkakasundo. Hindi man na kami mayaman, ang importante hindi kami nag-aaway-away. Yun pala nga, napakalaking thank you Lord na. Pinaglalaroan nga ni Lucas ang mga manok dyan ni tito niya. Sabi niya nga, maghihingi daw siya kay tito niya ng manok at aalagaan niya daw. Sabi naman ni Mister, hayaan mo na lang yan dyan. Ang hingi ka na lang kapag malaki na para lulutuin na lang. Sa wakas nga at naluto na ang hotdog. Kanina pa nga yan si Lucas, paulit-ulit sabi na nagugutom na siya, gusto niyang kumain ng hotdog. Inaya ko na nga dyan sila mama na kumain at ayan nga, hindi pa rin nga nagpapaawat ng kakakanta. Compatible talaga silang dalawa kasi parehas nilang paborito ang mga kanta ni Imelda Papin. Alam ko, ang mga lula dyan, ito din ang paborito. Ewan ko ba sa akin kasi kapag naririnig ko si mama na kumakanta niyan, feeling ko, nare-remember niya yung mga past. Yung kabataan pa nila ni Papa ay nakakakilig naman talaga. Magagabi na nga at ito nga, nanguha na sila Mister ng mga itlog ng pugo. Ayan nga si Mr. ganadong kumuha ng mga itlog, nag-i-enjoy nga siya. 500 pieces nga ang nakuha nilang itlog, kunti pa lang nga yan kasi nga hindi naman lahat pa nangingitlog. Nagaya nga ang mga kababaihan na pumunta sa puguan para nga mag-usyo
seryoso. Nakita pa nga dito ni Canelo ang isang bulig ng saging, akala niya siguro hinugna at tinuturo nga. Napakaswerte naman talaga ni Gerald sa pamilya niya at napaka full support nga namin sa negasyon niya. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga ka-kingpins. Bukas naman ulit.